Mga kababayan, magandang hapon. Si Riggy 5248 na ulit ito at nandito ako sa Bayan ng Bacoor, dito sa may hangganan ng Las Piñas at saka Bacoor sa may Zapote. Makikita niyo po dito sa likuran ko ay ang Battle of Zapote Monument, kung saan dito sa marken rato ay sinasabi na may tatlong labanan na naganap dito. Una, yung labanan kung saan namatay si General Edilberto Evangelista, isa sa mga military engineers ni Emilio Aguinaldo. At yung pangalawang labanan na nangyari dito ay yung panahon ng Filipino-Amerikano. Ito po yung lumang tulay na gawa ng mga Kastila. Makikita nyo po yung columns. Ayan. Mga adobing bato na ginamit. Pero itong nasa ibabaw, mga ano na lang yan, mga dagdag para magamit pa rin yung tulay. Pero yan yung lumang tulay. Ito yung tulay na ginagamit ngayon sa paglalakbay. May idadagdag pa ako dito sa hindi nasulat yan. Meron pang isang labanan. Actually, yung unang labanan dito sa Zapote Bridge ay yung labanan kung saan inakala ng mga kabiteño na namatay si Emilio Aguinaldo. Pero yun pala ay buhay siya at nakabalik sa Imus. Tapos, pangalawang labanan, yun na yung February 17, 1897, kung saan yung puwersa ni Gobernador General ng mga Kastila ay napaatras ng mga Pilipinong katipunero na dumidepensa sa lugar na to. Tapos pangatlo yung ano, yung naglaban ulit dito, pero ang kalaban mga Amerikano. So ngayon, mga babae, ang masasabi ko lang dito sa lugar na to, noong lumaki ako kasi sa Cagayan de Oro, sa kampo Edilberto Evangelista. Hindi ko kilala kung sino yung si Edilberto Evangelista hanggang sa nabasa ko siya sa kasaysayan, at yun nga, napuntahan ko na yung lugar kung saan siya namatay. Isa pala siyang magaling na inhinyero, kung saan siya yung naging utak ng mga paggawa ng trinchera at saka ng mga baklag sa labanan ng Binakayan at Dalahican. Ganun din dito sa Zapote. Yun lang may babagi ko sa inyo, mga kababayan, at sana pag naglabas tayo ng tapang sa social media, dapat pangangatawanan din natin yan sa totoong buhay. Ito po si Riggy 5248 ng Ride Guardians Committee. Magandang hapon sa inyo.